Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And right now, magsasagot tayo ng mga katanungan ng ating mga kapower dito sa Ethical Nation. No? Yung mga nagtanong, nagbigay sa akin ng questions. Kung sakasakali man na meron ka mga katanungan rin dito sa akin, sa kung saan nahirapan sa business mo na hindi ko pa nasasagot or hindi ko pa nagagawa ng any video dito sa YouTube, comment mo lang dyan sa ibaba, sasagutin ko yan. And at the same time, mabibigyan kita ng shoutout, okay, dyan sa mga tanong mo. Nalimutan ko na kung saan nanggaling to, kung saan galing ba to sa comment, nanggaling ba to sa email, nanggaling to sa PM sa akin. Hindi ko na alam, pero sasagutin na lang natin, okay? Baka yung iba sa inyo makarelate dito sa mga tanong na ito. Okay, so first question, sagutin natin, coming from Yuri Grace. Kung hindi ako nagkakamali ng pronunciation sa pangalan niya, Yuri Grace Alon. Hindi ko alam kung yun yung tunay niya yung pangalan, pero yun yung nakalagay dito. Okay, nakalagay dito, ang tanong niya dito is, paano po ba mag-invite pag negative yung in-invite ko? So hindi ko masyadong nag-gets yung tanong niya. Paano mag-invite pag negative? Siguro ang ibig sabihin ni Yuri Grace is, paano pasalihin yung invite ko pag negative siya, kung negative siya. So kung sakasakali man na ganun yung tanong niya, kasi paano mag-invite pag negative yung invite ko? Parang di mo na siya ma-invite kung negative siya eh. Parang ang hirap intindihin. Pero baka yun ang ibig sabihin niya, paano niya papasalihin kapag yung invite niya is negative. So sa akin, meron kasing dalawa. Yung kasing iba, meron kasing dalawang terms yan, okay? Itatama ko lang yung terms nyo. Magkaiba yung negative sa close-minded, okay? Meron kasing mga tao na negative lang, meron mga tao na close-minded talaga. So, ano pinagkaiba ng dalawa? Yung mga negative, sila yung kadalasan napapagkamala ng mga networkers na mga amateur. Okay, by amateur, hindi ko kayo dinidemean or dinadown. Ibig ko sabihin, baguhan. Okay, baguhan. Yun na lang gamitin ko. Bakit pa kasi ako gumagamit ng amateur? Baguhan. Napapagkamala ng mga baguhan na networkers na nami-misinterpret nila as close-minded. Akala nila, pag sinabi negative, hindi nasasali. Close-minded yung ganun. Pero yung negative, sasali yan. Okay, sasali yan. Sabi ko nga, mas gusto kong kausap yung mga negative kesa dun sa mga prospect na walang kaalam-alam pagdating sa network marketing. Mas gusto kong kausap yung mga negative na prospect. Okay, pero hindi ko gustong kausap yung mga close-minded. Okay, mga negative, usually madami silang objection. At dahil yung mga baguhan, hindi marunong sumagot ng objection. Katulad ng, di ba scam yan? Di ba pyramiding yung mga ganyan? Di ba yung mga nasa taas lang yung kumikita sa mga ganyan? Hindi ko kasi linya yan. Busy ako, wala akong pera. At kung ano-ano pang mga objection, akala nila negative na. At by negative, ang ibig sabihin nila is close-minded. Hindi nasasali. Sasali yun. Okay? Sasali yun kung marunong kang mag-handle ng objection. Mamaya, pag-usapan natin yung about yun sa objection. Yung close-minded naman is yung mga tao na pinakita mo na lahat, sinayin mo na sa kanya lahat, kahit nga yumamang ka na eh, hindi pa rin sila sasali sa'yo. May mga ganun. Okay, yun yung nabanggit ko sa mga previous video ko na yung mga tao na kahit ano mangyari, hindi talaga sasali sa networking. May mga ganun talaga na kahit yumaman ka pa, instead na sumali sila sa'yo, uutangan ka na lang nila. Di ba? May mga ganun tao. Close-minded yung tawag doon. Yun yung mga tipo ng tao na maganda yung business mo pero ayoko talaga ng ganyan. Okay, maganda yung business mo pero ayokong sumali. May mga ganun. So yung mga tao na ganun, hindi na kailangan pang kausapin o kumbinsihin or whatever, or follow up, hindi na sila kailangan. Pero meron rin mga close-minded na nagiging open-minded din. May mga ganun. Hindi natin malalaman. Ang malalaman na lang natin as time goes by. Ngayon, ang pag-usapan natin is, paano kung negative? Diba? Paano kung negative? So paano, negative siya kasi marami siyang, most of the time, marami siyang misinterpretation pagdating sa network marketing or mali yung pagkakaintindi niya. Halos sa lahat ng oras, ganun yung scenario. Mali yung pagkakaintindi niya pagdating sa network marketing, kaya negative siya. Katulad ng mga objection na nabanggit ko, di ba scam yan? Hindi naman scam ang network marketing eh. May mga scammer, pero hindi lahat ng network marketing scam. Di ba? Ang dami ng matatatag malalaking network marketing companies. Hindi naman scam. Di ba? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Dekada na. Yung ibang network marketing companies, di pa ako buhay. I'm only 24 years old as of 2019. Nandun na sila. Di ba? Nandiyan na sila. O, network marketing pa ng mga lolo at lola ko. Di ba? Hindi naman networker yung mga lolo at lola ko. Negative, akala nila, may mga misinterpretation sila na kailangan natin maitama. At kapag naitama natin yun, doon na sila sasali. Okay, kaya sinasabi ko sa iyo na negative, sasali yan. Mas gusto kong kausap yung mga negative kasi
yung mga negative, itatama mo lang yung maling paniniwala nila. Itatama mo lang yung maling na ituro sa kanila pagdating sa network marketing. Sasali na sila. Kumpara sa mga wala talagang kaalam-alam sa networking, yung first time nila makita yung networking, mas gusto ko pa rin yung negative. Kasi bakit? Yung mga walang kaalam-alam sa network marketing, magagandahan yan, di ba? Pag pinresent mo yung business, left and right, kikita kang ganito, di ba? Ang dami ng yumaman, dami ng sports car, power pa yaman, di ba? Pag pinakita mo sa kanila yung ganon, mapapower yan, mababaliw yan. Di ba? Yung mga terminologies nga ng mga old school networker na bula-bula, bibig, tirik, mata, di ba? Comment ka dyan kung alam mo kung saan ang galing yun. Kung alam mo, kung narinig mo na pala yun, wag mo na lang banggitin kung saan ang galing. Na kung narinig mo na yun, comment ka dyan sa ibaba yung mga ganong terms. Mababaliw sila, pero pag uwi nila ng bahay dahil sa kabaliwan nila pagdating sa networking, ikukwento nila sa mga kaibigan nila, kamag-anak nila, kakilala nila, magulang nila, asawa nila, kapatid nila, or kung sino paman, kukwento nila, baliw sila eh. Nakakita ako ng business, grabe, ang ganda, gusto kong sumali, blah, 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 blah. Tapos yung kasama niya, negative. Ha? Networking? Huwag sasali dyan. Sila lang yung mga yumayaman, yung mga nasa taas lang yumayaman dyan. Since siya, itong si baliw na prospect, wala namang alam, maniniwala siya. Siyempre, dun sa kakilala niya, kisa naman sa'yo, in-invite mo siya, di ka naman niya kilala. Diba? Mas maniniwala siya dun sa negative. Di, hindi na siya sasali. Kabilang na siya dun sa negative. So, unlike sa mga negative, okay? Unlike sa mga negative na prospect na naitama mo na, okay? Naitama mo na yung maling pananaw nila pagdating sa network marketing, naitama mo na yung mga negative na association nila pagdating sa network marketing, kahit pa i-negative ulit sila ng mga kakilala nila. Halimbawa, naitama mo, nasagot mo yung objection nila, okay na, gusto na nilang sumali. Kahit pa i-negative sila ng mga kakilala nila, hindi na sila madadala kasi nga negative na sila eh. Naitama na sila. Sinabi ng mga kaibigan niya, ay mo, nasa taas lang yung mayaman dyan. Eh, naipaliwanag mo na sa kanya na hindi ganun yung kaso. Hindi na siya maniniwala kasi dati na siyang naniwala sa ganun eh, na mali pala. Baka nga siya pa yung magsabi nung sagot, nung tamang sagot pagdating dun sa maling pananaw na yun sa networking. Baka siya pa yung magsabi, baka mapasalin niya pa yung nag-negative sa kanya eh. So, yun yung para sa akin. Kaya mas gusto kong kausap yung mga negative. Pero, hindi mo magugustong kausap yung mga negative pag hindi ka marunong sumagot ng objection. So, speaking of objection, meron akong ginawang course, training course, kung saan dun ko tinuro lahat kung paano sagutin yung most common objection. Alam ko, kung di ako nagkakamali, nasa 23 na yata or 24 na most common objection ng mga prospect sa network marketing. Check mo lang yun sa ano, sa ilalim na description ng video na ito. Doon mo matututunan lahat pagdating sa pagsagot ng objection. Doon ko na tinuro lahat, step by step, naka-script na. Halos kukopyahin mo na lang, pero hindi ko sinasuggest na gawin mo yun. Pero may script na. Alam mo na kung paano mo sasagutin lahat ng klase ng objection na ibabato sa'yo. So, I hope nasagot ko itong tanong ni Yuri Grace Alon. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you!